Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano ka kikita ng 8,000 to 16,000 pesos sa isang usapan lang. At kung paano mo mapapataas ng mabilis ang watch time mo. In fact, salamat sa tip na ibibigay ko sa iyo ngayon. Nagkaroon ako ng 4,000 watch time sa loob lang ng ilang buwan. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At i-click mo na rin yung bell notification para ma-notify ka kapag may bago akong upload. Iyo ang nagbabalik. What's up sa inyo mga tenga? Gusto mo bang kumita sa YouTube habang nanonood lang? Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano kakakita ng 8,000 to 16,000 pesos sa pananood lang sa YouTube. Sa madaling salita, manonood ka lang sa YouTube nang paulit-ulit at pwede mo na itong hayaang mag-play habang ikaw ay natutulog, kumakain o kahit ano pang ginagawa mo. So, itong ituturo ko sa inyo ay sikreto ng ibang YouTuber o ng ibang negosyante kung paano sila kumikita. At syempre, pwede mo ito i-apply sa sariling channel mo para mas mabilis mong maabot yung 4,000 watch time mo. Kung tinatanong mo kung ano yung 4,000 watch time, isa ito sa mga requirements ng YouTube para ma-monetize yung channel mo. At syempre, para makasali ka sa YouTube Partner Program. Itong video na ito, dapat ahatiin ko sa dalawang video. Isang video about sa papapataas ng watch time at isang video para sa paano kumikita sa panonood sa YouTube. Pero dahil halos magkalapit na rin naman to, pagsasamahin ko na dito sa isang video lang. Itong step by step na ituturo sa inyo ay talagang legit. Kikita ka! At hindi ko consider ni YouTube na spam or spamming yung ginagawa mo. Kaya make sure napapanoorin yung mabuti yung buong video. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Niro Ala. Welcome sa akong channel. Isa akong published author at sa channel ko na to nag-upload ako ng mga how to make money videos at iba't ibang mga tip. Kaya kung gusto mong matuto, mag-subscribe ka na. At syempre, nag-upload din naman ako dito ng mga random vlogs ko. Paminsan-minsan lang. Alam nyo, maganda pa rito guys. Pwede mo itong gamitin sa lahat. Pwede mo itong pagkakitaan at gamitin sa sariling channel mo. Actually, marami na akong YouTuber friends na pinagkakataan ko sa ganitong estilo. At syempre ako rin, sinubukan ko na rin itong gawin sa sariling channel ko at napakalaki na naitulong nito sa akin. Pwede nyo itong gawin sa cellphone nyo o di kaya, pero mas mabilis kung sa PC, desktop or sa laptop nyo gagawin. Unang-una, kailangan mo mag-install ng maraming browsers hanggat maaari hindi bababasa ni 5-7 browsers ang gagamitin mo. Mas mabilis itong ituturo ko sa inyo at mas magiging effective kung laptop or PC ang gagamitin mo. Kung PC or laptop ang gagamitin mo, kaya nitong mag-play at mag-browse ng videos ng 5-7 browsers ng sabay-sabay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang browsers na pwede nyong i-install at i-download gamit ang PC or laptop. Okay, sa Chrome browsers, nandiyan ang Brave, nandiyan ang Chrome, nandiyan ang Iridium, Opera, Tedot, Vivaldi, Slimjet, Avast, Neverwhale, Scent, Yandex, Sleipnir, at siyempre yung Bliss. At sa Mozilla browsers naman, nandyan ang Firefox, Waterfox, Komodo Ice Dragon, Clix, at Pearmoon. At siyempre kung cellphone browsers naman ang gagamitin mo, ito naman yung mga browsers na pwede nyong gamitin gamit ang cellphone. Nandyan ang Yandex, Opera Mini, Chrome, and Firefox. Kung nahihirapan kayong hanapin yung mga browsers, nasa description na po lahat ng link ng browsers na binanggit ko. Okay, pagkatapos nung ma-install yung mga browsers, ang susunod na kailangan mong gawin ay mag-install ng YouTube No-Pause or Non-Stop extensions sa bawat browsers na in-install mo. Ito po yung link ng YouTube No-Pause Non-Stop extensions para sa mga browsers na Chrome or para sa mga Chrome browsers. And then, at ito naman yung link ng YouTube No-Pause or Non-Stop extension para sa mga Mozilla browsers. Kung tinatanong mo kung para saan yung tool na YouTube No-Pause Non-Stop extension, kakailanganin mong gamitin yung YouTube No-Pause Non-Stop extensions para tuloy-tuloy na mag-play lahat ng papanoorin mong videos kahit hindi mo to bantayan. Huwag kayo mag-alala dahil lahat ng link ng kakailanganin nyo sa lahat ng mga binanggit ko rito, lahat ng link ay nasa description na po sa ibaba. Pag natapos mo na i-install yung YouTube No-Pause Non-Stop extension, ang susunod na kailangan mong gawin ay gagawa ka ng playlist ng mga videos
na kailangan mong panoorin, na gusto mong panoorin ng paulit-ulit. Okay, tuturo sa inyo kung paano gumawa ng playlist sa YouTube. Okay, ngayon pupunta tayo sa aking YouTube channel at gagawa tayo ng playlist na papanoorin natin sa bawat browsers na in-install natin. Pagkita po natin dito sa gilid, sa kaliwa, sa bandang kaliwa, ang playlist. Punta po tayo sa YouTube Studios. Then, pag nasa YouTube Studio na po kayo, makikita niyo po rito sa bandang kaliwa, mga playlist or playlist. Click po natin yan. And then, makikita niyo po rito lahat ng playlist na ginawa niyo. Pero ngayon, gagawa po tayo ng bagong playlist para makikita niyo kung paano gumawa na to. Sa taas, makikita niyo bagong playlist. Click lang po natin yan. At maglagay tayo kung anong pangalan ng playlist na gusto natin ipangalan. Halimbawa, sample playlist. Click lang po natin gawin or okay. Kailangan po, tandaan po natin na kailangan nakapampublico or nakapublic yung playlist na gagawin natin para i-count ni YouTube lahat ng watch time na papanoorin natin. Click okay. And then, nandito na po yung playlist na ginawa natin. Napangalan na to ay sample playlist. Dito po sa bandang baba niya, makikita po natin yung option. Pagkapindot po natin ang option, lalabas po dyan yung magdagdag ng mga video, mag-collaborate, mga setting ng playlist, at i-delete ang playlist. Dahil wala pa po tayong video, naglalagay po tayo ng videos na gagamitin natin. Lalabas po dyan ang paghahanap ng videos, URL, ang iyong mga video sa YouTube. Halimbawang ang gusto nyong play at panoorin ay yung sarili nyong videos, i-search nyo lang po dito sa paghahanap ng videos yung title ng video nyo. Halimbawa po, ilalagay ko rito yung title ng vlog ko, bawal panoorin. Kaya po natin ang niroala. Alam ko, para lumabas yung vlog ko. At lalabas po dyan yung videos ko, ito po yon. Bawal panoorin by niroala. At click lang po natin yan, and click magdagdag ng mga video. Ayan po, makikita po natin na yung videos na pinili ko ay nandito na sa loob ng playlist. Pero ang kailangan po natin ay maraming videos. Kaya ulit-ulitin lang po natin na magdagdag ng videos na gusto natin panoorin o na kailangan natin panoorin. Ngayon, halimbawa po, nakagawa na kayo ng playlist. Balik po tayo sa playlist na nakahanda na. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng playlist at kung paano magdagdag ng videos. Pero balik po tayo sa aking playlist na nakahanda na matagal ko nang ginawa. At ilalagay po natin yung playlist na yon sa bawat browsers na in-install natin. Kung makikita nyo po, nandito na po yung playlist na ginawa natin kanina na may pangalan na sample playlist. At ito naman sa baba, makikita nyo yung playlist na paulit-ulit kong pinapanood para sa sarili kong channel. Click right click lang po natin yan at copy link address. Then pwede na po natin i-close. Then punta po tayo sa bawat browsers na in-install natin. Makikita po natin dito sa baba, itong limang browsers na in-install ko. Ang pangalan nito ay Brave. Ito naman Opera. Ito SlimJet. Ito, Cent Browser. At ito naman ay Firefox. Open po natin yung limang browsers na yan, isa-isa. Unahin po natin itong Brave. At i-paste lang po natin yung link ng playlist na ginawa natin dito sa bagong browser na in-install natin. Pero bago yon, make sure na hindi naka-sign in lahat na anumang uri ng Google at YouTube account. Make sure po na walang naka-login or naka-sign in na YouTube or Google account bago natin i-play yung playlist na ginawa natin. Click Enter. And then makikita po natin dyan lahat ng videos sa playlist na ginawa natin. Alright, kung nakagawa ka na ng playlist, pwede ka na magsimula mag-play ng videos. Pero bago yon, ito ang listahan ng mga dapat mong tandaan bago ka mag-play ng playlist or ng videos. Okay, bago ka mag-play ng playlist, sundin mo lang itong step by step na sasabihin ko. Step number 1, ilog out mo lahat ng Google account at lahat ng YouTube account na naka-sign in sa lahat ng browsers na in-install mo. Pero kung mabagoan ka pa lang dito at kaka-install mo pa lang ng mga browsers na binanggit ko kanina, wala ka nang kailangan i-sign out na Google account or na YouTube account sa mga browsers na in-install mo. Kasi kaka-install mo pa lang nun. Ang purpose ng pag-log out ng lahat ng Google account, ng YouTube account ay para hindi ma-detect o para hindi i-consider ni YouTube na spam or spamming yung ginagawa mo. At sa ganitong paraan, ika-count ni YouTube lahat ng watch time na pinanood mo. Tandaan po natin
na mali po yung paniniwala ng ibang YouTubers na kailangan mong mag-sign in ng maraming Google account at YouTube account para tumaas yung watch time mo. Mali po yun. Tandaan po natin lagi na watch time po ang pinag-uusapan natin dito at hindi subscribers. Kung iahalin tulad natin ito, para ka lang nanonood sa YouTube, ay, yes, para ka lang nanonood sa YouTube sa isang computer shop. And next step, step number 2, kopyahin nyo po yung link ng playlist na ginawa nyo at i-paste nyo sa lahat ng browsers na gagamitin nyo. Step number 3, simulan nyo nang i-play lahat ng playlist sa bawat browsers at tandaan nyo po na never the same video play at the same time. Dapat merong 3 video na gap sa bawat video na ipi-play nyo. Simulan mo i-play yung playlist sa iba't ibang playing videos. Never the same video playing at the same time. Hanggat maaari, dapat meron 3 video na gap sa bawat video na ipi-play nyo. Papakita ko po sa inyo na ipi-play ko po itong playlist ko. Ito po ang browser number 1, ang unang browser na ipi-play natin. Sa unang browser na ipi-play natin, ang videos po na ipi-play natin ay yung pinakaunang video. And then, click po natin yung pangalawang browsers. Ito po yun. Expand lang natin ng konti. Make sure nyo po na meron 3 gap na videos bago kayo mag-play ng susunod na video. Halimbawa po, ito yung pinakaunang videos na pinlay natin dito sa browsers number 1. Nandito po tayo ngayon sa browsers number 2. Sa browsers number 2, maglalagay tayo ng 3 pagitan o ng 3 gap na videos bago natin i-play yung susunod na video. Sa madaling salita, unang videos na pinlay natin sa browsers number 1. 3 videos, 1, 2, 3, and then yung pang-apat na videos ang ipi-play natin sa browsers number 2. And then punta tayo sa browsers number 3, expand natin ng konti. Ngayon nandito tayo sa browsers number 3, maglalagay ulit tayo ng 3 gap o 3 pagitan ng videos bago tayo mag-play ulit. Ito yung video na pinlay natin sa browsers number 1, and then ito naman yung video na pinlay natin sa browsers number 2. At ito yung ipi-play naman natin ng video sa browsers number 3, etong video na 3 ang pagitan, kataas natin i-play yung video sa browsers number 3. Gawin lang po natin yan sa mga susunod na browsers ng paulit-ulit. Ayan po, naka-play na po lahat ng playlist natin sa limang browsers. Ang purpose naman ito ay para hindi mahalata ni YouTube na paulit-ulit yung pinapanood mo. And next, step number 4, click the loop. Pindutin mo ang lahat ng loop button sa lahat ng browsers na gagamitin mo. Ang purpose naman po nito ay para paulit-ulit na mag-play lahat ng videos nyo kahit natutulog kayo or kahit hindi nyo bantayan. And next, step number 5. Change the video resolution to 144. This will allow your PC to save RAM and to smoother play. At para makatipid din kayo sa data ng internet nyo. And next, step number 6. Step number 6. I-arrange at isa-ayos mo lahat ng browsers sa ganitong pwesto para madali mo sa makita kung meron mang pagbabago sa video resolution. Dahil minsan, hindi may iwasan na kusang lumilipat ang video resolution nito sa 240 hanggang 1080 pixel. Kaya minsan, kailangan mo rin itong silip-silipin at bantayan. At habang nagpa-play yung playlist, pwede nyo itong hayaan habang natutulog kayo. Pwede nyo itong hayaan sa loob ng ilang oras. Depende sa kung ilang oras nung gusto nyo. Or sa kung ilang oras nung kailangan nyo. The more na marami kang browser, the more na mas matagal mo itong panonoodin, at the more na mas marami kang PC or laptop, the more na mas pabilis tataas ang watch time mo. Tandaan mo, sa kada isang oras na panonood mo sa isang browser, at 5 browsers ang ginamit mo, ang katumbas nito ay 5 hours watch time. At make sure na your PC or your laptop is well ventilated. So huwag nyo hangayaan na uminit yung laptop nyo or yung PC nyo. At pag nagawa at natutunan mo na lahat to, pwede ka na humanap ng mga kliyente or ng mga bagong YouTubers na pwede mo pagkakitaan sa ganitong estilo. At kikita ka na agad ng 8,000 to 16,000 pesos sa isang usapan lang. Kung tinatan nyo kung bakit 8,000 to 16,000 pesos, dahil ayun po ang presyuhan sa pagpapawatch ng 4,000 watch time. May natutunan ka ba? Sana nakatulong to sa'yo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong klaseng videos, huwag mo kalimutang mag-subscribe. Kung may mga katanungan ka pa at gusto mong malaman, comment mo lang at ituturo ko sa mga susunod ko pa ilalabas sa tutorial. At panoorin mo na rin yung susunod kong video na nagsitambay sa gilid. At syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang i-like. At pindutin mo na rin itong subscribe button para mag-updated ka pa sa mga susunod ko ilalabas sa video. Hanggang sa muli mga katenga! Peace!
Philippines! Ah! Woo!